So what's up mga katrops? Kung napapansin nyo ano, medyo naka-sweater na tayo. Kasi lumalamig na nga dito. At kung nakikita nyo may bag akong dala, lagi naman. Pupunta ako ng flat ngayon no, kasi kukuha ako ng mga sweater, ng mga jacket, ng mga pajama kasi lumalamig na. Kaya ano, kaya samahan nyo na lang ako na kunin nyo mga yon. At siguro magluluto din ako ng konti doon. So hindi pa naman sigurado. Pero at least makakain tayo mamaya, 'di ba? Late na rin kasi, mga mag-aalas 3 na. So tara, lakad tayo. A few moments later. So what's up mga katrops? Bali, nandito tayo ngayon sa flat, no? At kukunin ko yung mga pang-winter ko na damit. Tsaka yung mga sapatos na pang-ulan. So katulad nito, kailangan natin to pang-ulan. Gagamitin na natin siya finally ulit. So waterproof. Actually, hindi ko alam kung saan ko nalagay eh. Siguro baka sa Friday ko na lang kukunin. I'm not really sure pero ano. Ang problema, hindi ko na naman alam kung saan ko nilagay yung mga jacket ko na yun, no? Dami dito. Problema, hindi ko alam kung saan ko sila nilagay. Dami kasi nga na dito. Ay, ang dami mga gamit. Minsan hindi mo na alam kung saan mo kukunin. Mga katrops, mukhang nandito sa may wagang maleta. Teka lang ha. Yun, positive, nandito lahat. Nandito lahat ng mga kailangan ko. Okay, unti-untiin lang natin mga katrops, no? Kasi madami. Ayan. Ayan, so far ito muna kukunin natin. Tapos lalagay muna natin dito sa plastic. Lalaban ko pa to kasi minsan yan, bali lalaban ko pa kasi ayoko yung amoy ng flat. Amoy parang isda or something. And so far nakuha ko naman na yung iba kong kailangan. At tingnan natin, baka meron pa tayong pwedeng gamitin dito. Tsaka yun mga katrops, bali ano, mag-uusapan din natin mamaya yung sa nagpapalit ng oras dito sa Israel. Kasi hindi lang siya naka-steady or naka-stick. Sa ngayon kasi ang oras na difference natin dyan sa Pilipinas is mga nasa 5 hours na lang. So dati mga nasa 6 hours. So meaning parang nag-backward tayo. Bakit? Kasi parang nagre-rely sila para sa winter time. Hindi ko sigurado. Kasi nagpapalit tuwing October. Katapusan ng October yan. So basically 5 hours na lang yung difference natin dyan sa Pilipinas. Tsaka dito sa Israel. Okay? Malalaman yan. Tuturo ko sa inyo yan soon. 2 days later. Yan. So mga katrops, antayin lang natin silaan. Kasi may idadrop na, ano, na item dun sa tindahan. At yung item na yun mga katrops na bali, ano,
Bale, ipapadala, so, ipapadala supposedly sa Amerika, no? Kasi si Lola pupunta ng Amerika. Kaya ganun. So yung pagpunta niya ng Amerika kasi imimit niya yung bakit? Saan ka pupunta? Ayan, imimit niya, possible kasi na imit ni Lola yung nanay ko. So tingnan niyo naman, no? Pareho kasi sila ng estate sa New Jersey yun, no? So ano, nakakatawa lang, no? Kasi kapag possible na mangyari yun, magkikita sila personally doon sa NJ sa New Jersey, tapos sa pagkatapos sila doon pumunta is kailangan nilang ano, kailangan lang nila na ano lang, meet and greet lang ba. So nakakatuwa. Inaantay ko lang si Anne kasi but may abot to siya kay Ate Tina ng mga items. Antay natin sila. Dito tayo ngayon sa city. Hindi ko natapos yung vlog ko noong nakaraan lang eh, about sa winter tsaka sa taglamig. Para pala doon sa nagtanong noon, kung kumusta yung weather dito, no? Tuwing taglamig, kung nagne-negative ba. Okay, so sasagutin natin yan ngayon, no? Dito kasi sa Israel, lalo sa Jerusalem, pagka malamig is... teka lang, hiningal ako. Wala yun ang nalakad ko eh. So dito kapag lumalamig is ano, na experience ko na umabot ng 2 degrees Celsius dito. Pero hindi ko na experience sa nag-negative. Pero yung 2 degree na yun is by that time ano, nag-snow na nun. Malamig talaga. So bago kayo dumating nga dito, kailangan kayo mag-prepare ang gagawin nyo, mga jacket nyo. So na-vlog ko na nung nakaraan to, pero ano, sabi ko nga, total taglamig na ngayon. Papakita ko sa inyo yung mga tao ngayon na naka-jacket sila. Ayan. Ay, hindi pala sila naka-jacket. Ngayon kasi ang temperature ngayon dito, mga ka-drops, it's mga nasa 27 degrees Celsius, no? So, para sa kanila, hindi pa ganun kalamigan. Ayan. Pero ano, pagdating ng gabi, malamig na talaga. So, expect nyo yan. Pagdating ng mga October or kaya mga November, dapat prepare na kayo sa ano, sa mga gamit nyo na pang winter, yung mga paglamig nyo, yung mga jacket nyo, yung mga pajama nyo, ganyan lahat. Lahat kailangan, dapat nakapandoble din kayo kasi mahirap pagka kayo ay walang kagamit-gamit kasi malamig talaga dito, lalo sa Jerusalem. So di ko sigurado sa ibang part ng ano, di ko sigurado sa ibang part ng Israel, pero meron din silang part na like sa may Mount Herzl yan, ganyan, nag-yelo talaga dyan, matagal dyan. Malala talaga yung pagka-yelo dyan. So, yan. So, sana nasagot ko yung katanungan mo dun, ano, ka-trops, no? At, ano, yan, pupunta pala ako ng, ano, ng Ilad kasama yung mga kaibigan ko, sila Ann. Tatapusin ko na rin yung video dito, no? Kasi madami tayong pwedeng gawin. So, yan. Mga ka-trops, ay nandito na tayo ngayon sa, ano, sa train station, at imimit natin mamaya yung mga galing sa Tel Aviv na bus. At nandito na din yung mga ibang grupo, no? Ayan, ito yung mga kasama natin mag-iilat. Ayan. Okay, so ano, kita-kita tayo mamaya ulit. At ano, yun nga, nakapang outfit pa sila sa ano, sa summer, no? Kasi ano, sabi nga nila, huling hirit sa tag-init. Okay, so ano, magpapaalam na ulit ako, mga ka-trops. Very short lang yung ginawa ko about sa winter, no? So dun sa nagtanong ulit, sana ano, na-appreciate mo yung ating vlog for today. Yan, oh, may part talaga na nag-i-snow, ganyan. Tapos ano, kailangan nyo talaga magdala ng jacket dito pag kayo ay pupunta dito sa Israel. So yan yung piece of advice natin. At kung hindi naman kayo makapagdala, pwede naman kayong makabili na rin dito, or makihiram, o kaya ano, may mga nagbibigay dito ng mga kasutapan natin, mga Pilipino. So tatapusin ko na yung video natin. Maraming salamat sa inyo sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel. At kung bago ka dito, please do subscribe. Pakihit na rin yung notification bell para lagi kayong nakakita ng mga ganitong klaseng video, yung buhay natin dito sa Israel. So maraming salamat sa inyo dyan. And of course, ano, pagka ano pala, yung susunod na vlog na natin,
is yung pupunta tayo sa Eilat. Ano ba meron sa Eilat? Yun yung tungkol naman sa port ng Israel. Doon natin makikita yung mga murang bilihin na mga gadgets, lahat-lahat. Basta papakita ko sa inyo soon pag nakakuha tayo ng time. Okay, maraming salamat sa inyo. I'll see you on my next video. Bye-bye.